Hello mga Cubs, magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayon ay kung paano namin nadala dito yung anak namin galing mula sa Kuwait papunta rito sa Poland. Lahat yan, sasabihin namin by process. Pero yung asawa ko lahat na magsabi. Kasi siya lahat yung nag-asikaso at naglakad ng papeles namin. Papunta rito ka. 3, 2, 1. Loading. Complete. Mangkabs, ito na ang asawa ko. Siya na ang magpapaliwanag ng lahat. Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga Cubs. So, marami pong nagtatanong sa inyo or nagko-comment sa videos ng asawa ko. Paano po ba kami nakarating dito, buong pamilya, kasama ang aming anak? So, FYI lang po, hindi po kami galing Pilipinas. Galing po kami sa Kuwait. So, during our applications po, hindi po siya madali. Kasi, adami po kaming agent na napagtanungan or mga agency. So, wala po talagang nag-offer ng family package. So, paano po ang ginawa namin? Ang ginawa ko po sa umpisa ay nag-inquire po ako direkta sa Poland Embassy sa Jabriya sa Kuwait. Then, doon po ang ginawa ko. So, nagsimula kami from zero po talaga sa simula. So, nag-search lang po ako sa Google. Sinearch ko po yung email address nila and yung contact number. Then, nag-try lang po kami na mag-email. Kung possible po ba na maisama po ang pamilya o ang anak sa Kuwait. So, ang una po namin ginawa ay nag-search po kami sa Google ng contact number ng Poland Embassy sa Kuwait. So, nakita ko po doon yung email address at yung kanilang contact number. So, ang ginawa ko po, nag-email po ako sa embassy. Tanong ko po doon kung posible po bang maisama ang anak sa pag-a-apply papuntang Poland. So, luckily, may nag-reply po sa akin at ang nag-reply po ay ang mismong consul. So, in-expect ko po kasi is baka secretary lang ang magre-reply or kung sino mang staff. Pero so, swerte po dahil ang consul po mismo ang personal na nag-reply sa email ko. So, ang una ko pong itanong doon ay kung pwede po bang ma-applyan ng kahit tourist visa muna ang bata. Kasi hindi pa naman po kami dito permanent o residente. So, ang reply po sa akin noon ay hindi po sila nag-i-issue during that time ng tourist visa. Pero, pwede po kaming mag-apply ng national visa or type D visa para sa anak namin. So, same din po yon ng visa namin. Ang wala lang po sa anak namin is yung work permit. So, then, after noon, itinanong ko po ano po ba yung mga kailangan naming requirements para ma-applyan siya ng national visa. So, isinend lang din po sa akin ng consul. May isinend po siya sa akin na form. Yung po ay parental consent form na kailangan po ay nakanotaryo. Isa po yan sa mga requirements na hihingiin during sa visa application niya. So, ang una ko pong itanong sa consul noon ay posible po bang maisama namin ang aming anak papuntang Poland? At kung pwede po ba siyang ma-applyan ng tourist visa? Pero unfortunately, during that time po ay hindi po sila nag-i-issue ng tourist visa. Pero pwede ko daw po silang applyan ng anak namin ng national visa or yung type D visa. So, ito po ay same sa mga visa namin mag-asawa as workers. So, since siya po ay bata, wala po siyang work permit, sinend po sa akin yung parental consent na isa po sa magiging requirement niya during her consular appearance. So, ito po ay nakanotaryo. So, pinanotaryo po namin to sa Philippine Embassy sa Kuwait. So, yung requirements po ng bata, lahat po ay same lang po ng requirements namin mag-asawa. Dummy ticket, pati yung travel insurance, lahat po, same po. Ang wala lang po siya ay yung work permit,
So, ang requirements po ng bata ay same lang po sa amin mag-asawa. So, since siya po ay minor, hindi naman po siya worker, so wala lang po siya yung mga requirements as a worker, like yung work permit at yung iba po na papers galing sa agency. So, take note po, ang kami po mag-asawa ay under agency at ang anak po namin ay personal lang po namin nilakad ang papel. Yun po. So, ang apply po namin ay hindi po siya family package, kundi individual. Bali, nung una pong nakapag-apply ng visa ay ako po. Kasi una po akong nabunot. Noong, kasi po, di ba po, drop po siya. So, niraraffle. Una pong nabunot yung application form ko. So, ako po yung unang na-aprubahan ng visa. Then, next po yung asawa ko. Nung pong nagkaroon na po kami parehas ng visa, saka lang po namin ipinasok ng application form po para sa visa ang anak namin. So, inattach po namin yung visa namin mag-asawa. Isa rin po yun sa requirements na kailangan na may visa po yung parents or isa man sa magulang ng bata. So, ayun po. So, yung pong ginawa namin is trial lang po yun. Hindi po talaga namin alam yung proseso. Kumbaga, nagdasal lang po kami na sana ma-approve po dahil yun po ay sa palaran lang. Kumbaga ay kapit lang sa patalim kasi para sa bata po na mas maganda po yung environment. Unlike po sa Kuwait na lagi lang po siyang nasa flat, iniiwanan namin sa babysitter. So dito po at least isa rin po sa nagpalakas ng loob namin na mag-apply ng isama ang anak namin dahil po ang sister-in-law ko po, ang ate ng asawa ko po ay nandito naninirahan for I think almost 10 years or 10 years na ngayon. So, isa din po yun sa binanggit ko sa konsul na kung sakali man na makakarating po kami dito ay may mapapag-iwanan po kami ng aming anak na mag-aalaga habang kami po ay nasa trabaho. So, yun po yung ano namin, naging proseso ng application. So, una po ay nagpa-visa muna kami, nagpa-approve po kami ng visa. Ako po at yung asawa ko, so we are under agency. And then, once na na-approvehan po yung visa namin, saka po namin in-applyan ng national visa yung aming anak. So, ang naging additional lang po sa kanya ay ang parental consent na na-notarized po ng abogado. Yun lang po. So, kung tatanungin nyo naman po, paano po yung mga wala namang pamilya dito na gusto rin makarating? O kung walang kamag-anak dito na mapag-iwanan ng anak, pero gusto nyo pong itry? So, sa dami po ng agency na napag-inquire namin, wala po talaga akong mahanap na family package. Isa lang po yung nag-approve or nag-offer. Ang agency po na yon ay nagpa-process pa rin hanggang ngayon. Yung po ay ang PWG. So, kung hindi ko po alam kasi during that time na nag-apply po kami at nakapag-inquire po kami sa PWG, that was, I think, 2021, so 2 years ago. So, I'm not sure po kung nag-o-offer pa rin po sila ngayon. So, kung gusto nyo po, itry nyo po silang makonta kasi legit naman po yung agency na yon at marami din naman po doon mga makikita nyo yung list ng mga ano nila agent sa kanilang FB page. Try nyo rin po, baka po mag-o-offer pa rin sila. Yun nga lang po, di ko rin na rin po masabi o ma-share kung magkano ba yung nagastos nila. So, nga pala, sa anak po namin, so, ang since di naman siya working, kailangan po ng bank statement. Ang inattach ko lang din po ay ang bank statement namin mag-asawa. As katunayan po na capable po kami na masuportahan ang bata na kapag nadala po namin siya dito. Ayun po. So, yun na lang po. I-inquire niyo po sa PWG kung nag-o-offer pa po sila ng family package. At kayo na din po ang makipag-coordinate sa agent kung
ano po yung process nila ngayon at sa magagastos po kung magkano. Huwag niyo po sanang kakalimutan na samahan ng dasal yung application. Kasi po bago po kami nakarating dito ay hindi ko po alam lahat na po yata na santo ay dinasalan ko. Dahil risky po siya since wala po tayong kasiguraduhan sa visa appearance or sa consular appearance kung tayo po ba'y ma-approve or hindi. Kasi during our application po, yun po yung nagsimula yung war between Russia and Ukraine. So during that time, yung mga kaibigan ko po, lahat po sila ay na-refused ang visa. Then, ako po, since gusto po namin makipag sa palaran, tinake po namin yung risk. So, tinuloy po namin yung application namin, kahit po yung mga kaibigan po namin ay lahat, halos lahat ay na-refuse. So, nung na-approvehan po ako, so, laking pasasalamat ko po. Then, ang sumunod naman po ay ang asawa ko. So, ayun, approvehan din siya. Then, finally, nung nagka-visa po kaming mag-asawa, so, in-apply namin ang aming anak. So, dasal lang po lagi. Saka, siguro kung yun talaga po yung may goal tayo, talagang lagi nating samahan ng pagdarasal. Saka, ayun, yung naging isa rin po siguro sa advantage namin is personally po talaga, nag-email po talaga ako sa consul. So, siguro nakita niya yung sincerity namin na makarating dito. Hindi ka tulad na ng iba or hindi naman sa lahat. Yung iba po kasi ng pupuntang Poland, ginagawa lang po siyang stepping stone para makatawid sa ibang bansa sa Europe. Totoo po yan. Kaya po naghigpit po ang consul sa pag-approve ng mga aplikante. Isa po yan sa naging dahilan. Kaya po marami pong refuse na mga applicants. So, yun lang po. Siguro kung porsigito po talaga tayo na makarating dito, yun lang po, maging seryoso po tayo sa pag-apply at lagi po tayong magdasal. At hidinggin po ni God yung ating panalangin kung alam po niya na sincere po tayo. Ayun lang po. God bless po sa inyong lahat. Mga Cubs, napaliwanag na lang asawa ko kung paano yung process nagawa namin, kung paano namin nadala dito yung anak namin, nakasama namin. So, ganun na lang sana rin ang ipapayo namin sa inyo. Kung gusto nyong pumunta rito kasama ang anak, ganun na lang rin po sana ang gawin nyo. I-try nyo po. Sa ngayon po ay nagpapaalam muna kami at kailangan na rin po namin kumain. Sige pa, mga Cubs. Salamat nga pala sa inyong mga suporta, lalo sa mga nanonood. Maraming salamat. Sana ipatuloy nyo kaming subaybayan at pag sana mo kaming pagsawaan sa panonood sa aming video. Sa mga new viewers dyan, sa way, mag-subscribe kayo at i-click nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa bago naming video. And like and share nga po pala, mga Cubs. So, paalam mo na, mga Cubs, and God bless sa inyo. Bye-bye! Say bye-bye. Bye-bye!